Iniimbestigahan na ngayon at isa sa ilalim sa training ang 49 na pulis ng Bambantarlac kaugnay sa nangyaring raid sa isang Pogo Hub doon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pansamantalang inilagay sa Regional Personal Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 3 ang 49 na pulis ng Bambantarlac upang bigyan daan ang investigasyon sa nangyaring raid sa isang Pogo Hub sa Bambantarlac noong Marso. Ayon sa PNP, isa sa ilalim ang mga pulis sa Focus Reformation at Reorientation sa School for Values Formation ng PNP Training Service sa Subic. Kung matatandaan niyo ma'am, nung after the raid po ay nauna na pong nirelieve yung chief of police. So bago na po yung chief of police dyan. So hindi po siya kasama doon sa 49. At kausap po natin kanina ang ating chief PNP, ang gusto niyang sabihin dito ay unforgiving tayo dito sa mga ganitong klaseng mga pulis natin kung talagang nagkakaon ng kapabayan. Tiniyak ng liderato ng PNP na hindi mapipilay ang operasyon ng Bamban Municipal Police Station sa pagsibak sa pwesto sa kanilang mga tauhan. Dahil humugot na ng mga pulis mula sa 1st at 2nd Provincial Mobile Force Companies, Tarlac City Police Office, Capaz at Concepcion Municipal Police Stations. This is not the first time na nag-relieve tayo ng mga pulis at karamihan dyan ay yung mga commanders. Dahil hindi na lamang yung mga pulis natin na nasasangkot sa illegal na activities, yung mga kapabayaan, yung mga serious neglect of duty, serious irregularity in the performance of duty. Dahil pinananagot na rin natin yung kanilang mga immediate supervisors. Ipinatupad ang relief order kasunod ng 6 na buwang preventive suspension kay Mayor Alice Goo at iba pang lokal na opisyal ng Bamban na sa kasong graft na inihain ng DILG. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, pinakamalaking issue na dapat mabigyang linaw ni Goo ay ang kwestiyon sa kanyang tunay na pagkatao at makakatulong pa ang preventive suspension ng ombudsman sa kanilang investigasyon. Ang mawawalan si Mayor Goo ng control over the evidence that may be available in her office because she will be suspended preventively. And that's the purpose of preventive suspension, para maiwasan yung pagtago niya ng ebidensya kung meron man siyang intention to do it. Plano ng Office of the Solicitor General na matapos ang kanilang pagsiyasat kay Goo sa lalong madaling panahon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.